tagayukay kasi yung boyfriend. Sumakto din na tagayukay siya. Pero ano siya, nasa Northern Ireland, Ireland. Technically, part pa rin ng UK, pero... Malayo-layo. Medyo malayo pa din. Kailangan pa rin ng relate. Ilang weeks yung? 3 months. Ilang months na kayo? Basta we've known each other for over a year. So last year, January. So, ano naman, consistent pa rin. Term of endearment. Ano raw term of endearment ni Mars? Wali pa. Gusto ko nga siyang turuan ng mga ano yun, ng mga term of endearment dito eh, mga be. Oh, ano gusto mo ito? Be. So be, gusto mo ito? Bebe ko. Oh, gusto mo lang. Gusto mo siyang tawagin ng ganon. Be. Pwede, no? Sandali. Tinuturuan ko rin siya ng mga Mars. So, siyempre hindi ano. So, guys, kailan kayo naging official? September. Nung bumalik siya dito. So, nung nag-meet kami ng January, tapos bumalik siya nung September. Parang sabi ko, uy, seryoso naman talaga. And nung na-meet niya yung parents ko, and... May pa-meet the parents talaga. Nung first time niya pa lang napumunta dito ng Manila, kasi nga dapat magsisibu na siya eh. Tapos he decided to rebook his flight to Manila, and nung una parang sabi ko pa, ako, tatago ko kaya ito kala nanay. Kasi hindi ako sanay na meron akong, di ba, of all, hindi na alak mong itarag. Of all people, di ba, parang of all times na nag-iisip ako, sino kaya, di ba, sinasabi ko sa inyo, kung meron man, malalaman nyo naman. Eh, nung time na yun, parang hindi ako sigurado. Parang hindi ako... Siyempre, parang talaga ba? Sinuso ba to? Paano nga kayo nag-meet na? Nung nagpunta ako sa Siargao, so we were in the same accommodation. Tapos, ayun, parang... Atra ka agad? Nakita mo, may surfer body, gano'n? Hindi naman. Actually, nagkausap kami dun sa music. Music talaga. Wow. Kasi nga, may nagpapatugtog ng kanta. Tapos, ano, sabi ko, sino yun? Sino papatugtog dun? Kasi favorite ko talaga. Parang all-time favorite songs ko. Tapos parang... Siya pa rin papatugtog. So, may musical connection agad. May musical connection. Ako talaga, parang sa tingin ko, mas madali akong kumukonnect sa tao kapag ka music yung pinag-uusapan. Kasi ang dami ko rin friends na sila Ketchup, sila Angelica. Music yung naging connection so, namin. So, pasok agad siya doon. Pasok siya doon. Ang ganda ng taste of music niya. Wow! So, talagang, nung nag-uusap. Bakit yung research mo sa sa'yo? Wala pa naman. Kasi nag-research mo. Yung pala stalker mo siya, hindi research mo yung mga ano. Sa totoo lang, hindi niya daw alam. Wow! Hindi niya talaga alam. May mga nagsasabi lang na, syempre, nandun sa Siargao na, ano yan, artista. Tapos parang kebs naman siya kasi nga wala naman siyang pakailam kung artista. Wala sa radar niya. Wala sa radar niya. So from then on? From then on. Tapos nung nagpunta siya dito sa Manila, yun nga sabi ko, naku, baka mamaya magulat sila nanay, sila tatay na meron akong dalang sinaw dito, di ba? May souvenir. May souvenir. Ano pa kilala mo? Hindi pa naman kayo that time, di ba? Hindi nga, pero na ano lang ako, syempre parang hindi ako sanay na meron ako yung papakilala lalo na someone not from here, di ba? Parang siya mismo yung nag-initiate na I would love to meet your parents. Tapos parang ngayon na, answered prayer ako kasi sabi ko, Lord, paano kaya nun? Tinawagan ko pa si Alessandra, huy, paano kaya gagawin mo? Alam mo, Neng, matanda ka na. Malaki ka na, alam mo na gagawin mo. Ba't hindi si Angge? Ba't si Alessandra? Si Angge. May mga ginagawa siya. Pero tinulungan niya naman ako in terms of yung pagpunta ko doon. Kasi doon ako... Sa UK? Hindi, sa Siargao. Siya yung nag-encourage siya. Sabi niya, amiga, pumunta ka doon. Masaya doon. Deserve ko yun. Ba't siya wala siya nami-meet doon? Ikaw, may nami-meet ka agad. Ewan ko. Hindi ko alam. Siguro may mga, ano talaga, mga nakatakda talaga. Na-happy para siya sa for you, Mars. Happy naman siya. Na-meet niya na rin naman. Pa-meet the friends na rin. Si Alex hindi pa. Kasi nga, laging hindi siya pumapwede. Pero, nakakwento ko naman sa kanya. Ilang taon na siya?
He just turned 13. Ano name niya, Mars? Ito age lang kayo. David. So, nainggit ba si Angek na meron ka ng David? Hindi naman. Masaya siya actually kasi first time niyang na-meet si David noong February 14. Oh, wow! May pa-Valentine date kayo. Kasi magkakasama kami. Magkakasama kami noon. Tapos, sakto na nandito siya dahil na, di ba, nag-extension ng trip. So, ikaw may ka-date sila, wale. First time naman yun. In how many years? Hindi, seryoso. First time talaga since pinanganak ako. Meron akong naka-date ng February 14. Ah, talaga? Hindi umaabot ng February 14. Hindi umaabot. Ikaw umaabot ni ano? Hindi. Hindi umaabot eh. Kaya ano, parang siguro ganun na lang din siya kasaya sa akin kasi nakita niya na ano, na masaya kami. Okay, so nung Valentine, 4 months pa lang kayo lang, di ba? Hindi ko pa siya sinasagot. Sabi mo September. September nito. Last year. So, noong February, last year din yun. Yung February. Ah, so hindi pa kayo datang? Hindi pa kami. Kakapunta na pala. Anong situation nyo? Oo, LDR kayo. Ano yung challenges? Ang hirap eh. May mga times na sabi ko, ayoko na. Kasi, syempre, di ba, parang ang hirap nung yung time pa namin. Ngayon, 7 hours in difference. Pero, yung mga previous months nagpapalit kasi, 'di ba? So 8 yes 8 hours. So kapag gising ko, patulog pa lang siya, tapos kapag patulog naman siya, kakagising ko lang naman. So yung scheduling ng oras, minsan syempre yung communication parang nawawala kasi nga yung timing namin ang hirap timingan. Pero kasi nakikita ko rin sa kanya kung gaano siya ka-effort. Minsan gigising siya madaling araw kahit may trabaho siya, tapos natawagan niya ako. Minsan nagpapadala ng mga letters pa na sabi ko, hindi rin talaga. As in, handwritten. Wow. Tapos may mga parang ano pa, may mga kung ano-ano pang mga cute stuff na ano na favorite ko, yung mga pa-stickers. Alam mo, parang very high school lang. Wow. Kaya sabi ko, ano, hindi rin talaga nasusukat kung gaano kalayo ako, gaano kalapit eh. Diba? Kasi may mga lalaki nga na, malapit-lapit mo na, hindi pa wala magawang... Wala naman. Diba? Hindi pa magawang daanan ka o hindi pa magawang, kumbaga, magpadala ng mga ganun. Yung mga maliliit na bagay, yung nakikita ko, sabi ko, ay... So, kilig na kilig lang naman. Liza, tinanong mo siya kung anong nagustuhan niya sa'yo. Ano bang nagustuhan niya? What's there not to like? Well, parang yung clicked agad. Bukod dun, sabi niya kasi sa akin, parang hindi daw ako, down to earth daw ako. So, nung lalaman niya na, syempre, nakita na sa Instagram, uy, daming followers, ito yung mga ginagawa niya. And dun nagpunta siya dito, may mga gigs ako na pinuntahan niya rin. So, syempre, nakikita niya yung lifestyle ko. At masasabi ko, nakita niya mag-perform. Nakita niya na ako mag-perform, napanood niya na rin yung Liway. So, parang syempre, coming from a background na hindi naman siya sanay sa limelight, hindi siya sanay sa mga maraming tao. Mayain nga siya. So, na-amaze siya na hindi ako yung parang pa-diva or ayun, tapos yung love ko sa family kasi very family oriented din sila. Yes, tapos ayun, parang may pagka-weird din daw ako parehas ka. Ano naman nagustuhan siya? So very understanding siya sa mga topa ko kasi sabi nga ng mga magulang ko, minsan sila hindi nila mag-gets yung topa ko. Kapag stress na ako, minsan nasusumitan ko siya, minsan may mga times na hindi ako responsive. Yung mga times na wala lang, mga one-liner na sagot lang na, how are you? Okay. What are you doing today? Nothing. Yung mga ganun, may mga times na ganun talaga ako. So, nag-e-effort siya talaga na maging okay yung mood ko. Very thoughtful at saka yun, mahalaga sa akin na family oriented eh. So very close siya sa family niya, sisters niya na nasa London kasi. Tapos recently nung birthday niya, na-meet ko yung parents. You went to Ireland? Sa UK. So nag-celebrate sila sa Wales. Tapos for the first time. Kamusta? Kamusta sila sa'yo?
Masaya, masaya sila. Ano, very, ano naman sila, accommodating, tsaka, ano, maalagain. Na, ako yung mismo nahihiya kasi, syempre, di ba, parang hindi ako sanay na, oh, ano, parang binibigyan ako ng mga, ano, so warm din yung kahit foreigner warm. Sila. Opo, sobrang warm. Kaya hindi ako, sabi ko nga, first time ko eh, na makameet ng ibang, ano, ng ibang lahi. Na yung family, kumbaga parang syempre hindi ako sanay dun sa culture nila, pero hindi naman din naiiba sa atin.